ABS-CBN News and Current Affairs. Panig sa katotohanan, panig sa pagbangon ng bayan. Kahit alam na natin na may kahirapan ang mamuhay sa Pilipinas, marami sa ating mga Pilipino ang kontento na sa simple at tahimik na pamumuhay. May mga taong hindi na naghahangad ng sobra-sobrang karangyaan o kayamanan. Isa na rito si Genesis Redolosa, tubong St. Bernard, Southern Leyte. Malayo ang probinsyang kanyang kinalakihan sa gulo at ingay ng kabihasnan. Pero sa kabila ng katahimikan at pagiging kontento sa Leyte, walang kamalay-malay si Genesis na lalamunin ng putik at ililibing ng kagimbal-gimbal na landslide ang nananahimik niyang bayan. Tunghayan natin ang kanyang kwento. Ako si Ces Orenia Drinon. I survive! Sandra. Mahal na kita. Mahal din naman kita. Anong gusto mo, bibigay ko? Pero kung naman. Labangki? Ay. Ay, kung anong gusto mo, mahal! Ito, marami kong nakapagod sa gulay. Anong oras na rin kasi kailangan na natin magluto. Tama. Kilala ko si Genesis Redolosa, tubong Ginsaugon, St. Bernard sa Southern Leyte. Simple lang daw ang buhay niya doon, pero nagkaroon naman daw ito ng kulay. Mood sa maganda, sexy pa, mabait pa. Ang lakas mo naman mambola. Kagaya ng tipikal na binata, si Genesis ay natutong umibig sa isang dalaga na ang pangalan ay Sandra. Dito na tayo. Uy, salamat ha. Nakakahiya na nga sa'yo eh. Di mo naman ako kailangan ihatid dapat eh. Ta, ikaw, hindi ako mapapagod. Ihatid. O paano? Anong oras na rin baka hinahanap ka na sa'yo? Oo nga eh. Alam mo, Sandra, may sasabihin sana ako sa'yo eh. Ayun. Saan lang, nahihiya ako eh. Ay? Ano nga yun? Sandra. Mahal na kita. Mahal din naman kita. Mahal na mahal. Talaga? Oo. So, tayo na? Ano pa ba? Yes! Woo! Carefree na ako! Nagkaintindihan na kami. Anong nagkaintindihan na kayo? Relasyon namin. Relasyon. Na mag-on na kayo. Oo. Alam. Isang something. Pwede, nito lang. Sige nga. Sama. Tapos sabi ng nanay niya kasi may balak kami na magpakasal sana. Kaso lang yung nobya ko, ano pa kasi, minoridad pa. 16 pa lang. Kahit na minor de edad si Sandra, ay pumayag naman ang kanyang mga magulang na magsama sila ni Genesis. Dito na nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Lina! Huwaging tatay na ako? Oo. Balik ka na, umuwi na tayo. Umuwi na tayo, ta. Bali, nag-ano na ko sa kanila, tumira na. Tapos, naabutan ng isang buwan. Kasi nag-ano na siya, nag-iligay na. Tapos, kahit ano lang inihingi niya, inihingi sa akin. Naging masaya naman ang pagsasama ni Genesis at ni Sandra kahit hindi sila kasal. Sa bayan ng St. Bernard sila nagsama. Ilarawan mo sa amin ang St. Bernard, ang bayan ng St. Bernard. Maganda kasi ano yan eh, lungsod yan eh. Doon kami magbintahan ng ano, galing sa amin, sa aming baryo. Ang produkto. Oo, yung mga produkto. Doon namin ibinta sa ano, bayan. Noong 8 buwan na ang pagdadalang tao ni Sandra,
naibigan nitong pumunta sa bundok. Noong February 17, ano ba yung nangyari noon? Mahal, ito, dami kong... Anong oras na rin kasi kailangan na natin magluto. Tama. Tulungan na rin kita. Pumunta kami sa bundok kasi yung nagustuhan niya na kumuha ng kamuting kahoy. Kasi gusto din siya mag-exercise kahit 8 months na yung buwan dyan niya. So kasi ng kamuting kahoy eh. Sige, punta tayo kina Lolo. Okay. Alam mo naman, mahal na mahal kita. Talaga. Anong gusto mo, bibigay ko. Sarap naman. Wala bangki? Ay. Sige, kunin ko muna yung ilagay natin. Kaya mo na yung ilagayan. Ha? 7 o'clock, haalis na kami sa bahay. Puntang bundok. Ma 9:15, nakarating na kami doon. Tapos, manilig ba ang misis mo sa kamoteng kahoy? Opo. Tapos, ma nakarating na kami doon. Kaya gusto nga kumain ang kamoteng. Oo. Oh. Sige, ito. Sige, pwede na siguro ito. Pwede na yan? Oo. Wala ito ka lo, ha? Yan na. Laki ba naman yan? Di mo? Oo nga po eh. Yun, laki oh. Oo, sige. Nang makuha ang kamoteng kahoy, nagpa siya na si Genesis at si Sandra na umuwi. Tama na siguro ito. Lo, salamat po ah. Ano? Salamat po kami. Salamat po. Maraming salamat po. Mag-iingat kayo. Mag-iingat kayo. Sige po. Salamat po. Oo, sige. Atir kasi yung bundok eh. Tapos yung pag-ambog na, mabilis na siya. Pagbaba. Oo, pagbaba. Yung pagdating na namin sa amin, kasi dandaan kami ng lakad. Kasi buntis yung nobya ko. Tapos, pahinga kami saglit sa namin, bahay. Ano, Mal? Dito na tayo? Oo nga, yun. Mahinga ka muna. Pag ka rin? Ilan, banda na. Yup. Habang nagpapahinga si na Genesis, bigla namang dumating ang kaibigan nito para yayain sa isang kasayahan. Pre, yung maring sa pre, kamusta ka na? Oo, okay lang. Nalala ka na ata eh. Ito nga yun, yung nalakit-lakit. Ayos ko sa nangiramin to eh. May kasayaan doon sa harapan. Oo, sige. Ingat lang ito ah. Parang mga... Laki na. Ano, okay lang ba? Okay lang. Ano, Mal? Sige, mahal. Ingat lang kayo na. Sige, ingat ka ah. Oo. Dito kami. Okay lang naman ako eh. Niyaya ako doon. Ano pa ako, palit ng... Palapit ng palapit na ako. Biglang may narinig ako na putok sa bundok. Parang kulog ng... Parang kulog siya na pumutok siya. Pero sa mga kagaya ni Genesis na lumaki sa St. Bernard, karaniwan lang ang mga ganoong pagsabog. Palagi na yan sa amin eh, nangyari. Napansin ni Genesis na sa pagkakataong ito, kakaiba ang pagsabog na kanyang narinig. Kaysa dati. Pero, sabi ng mga kasama ko, hindi, wala lang yan, bro. Tapos, may sabay na lindol, mahina. Pag tingin namin sa bundok, may gumuho siya na lupa. Dito na rin nagsimula ang kalbaryong kanyang haharapin. Ilang minuto, nasa baba. Tapos, sabi ko sa mga kasamaan, takbo na kayo. Ganto na lang! Puntahan mo yung anak mo sa eskulahan! Babalikan ko lang si Sandra sa bahay! Ang mga sumunod na pangyayari ay mistulang katapusan na ng mundo. Napapanganga lang ako sa pinagdaanan ni Genesis dahil napakasaklap nung kanyang pinagdaanan mula sa isang simpleng tao na may simpleng mga pangarap sa buhay. Tapos ang kanyang pinagdaanan parang galing sa isang pelikula. Mga idolista!
maraming taon. Isa ang ginsaugon sa pinakamayamang bayan ng St. Bernard pagdating sa agrikultura. Nasa paanan nito ng Mount Canabag. Akala ng marami, normal lamang ang takbo ng kanilang buhay. Pero may nakaabang palang isang trahedya na magpapaguho sa kanilang mga pangarap. Sabi ko, son, son, tapos nagpunta ko doon, nandun siya, yung asawa ko si Sandra. Tapos, hinila ko sa dandahan, sabi ko. Tarali ka tayo, kumukumura yung mundo. Tarali, kung ayong tunay narinig ko yung dandahan na. Sa pagmamadali at dahil sa abot-abot na kaba, nabitawan ni Genesis ang buntis na si Sandra. Nabitawan ko siya kasi siguro na sobrang kaba yung pagtakbo namin kasi nakalingon ako sa likod ko tapos kawawa yung mga tao na natabuna na. Nakita mo? Nakita ko pagtakbo ko, lumingon ako, yun nakita ko sa likod, natabuna na yung mga tao sa kalsada. Tatlong barangay ang kinabunan ng lupa mula sa gumuhong bahagi ng bundok sa St. Bernard, Southern Leyte. Alas 10 kaninang umaga, ito na ang larawan ng barangay Ginsaugon sa bayan ng St. Bernard, Southern Leyte. Tahimik na tahimik, walang kabahayan, punong kahoy o pananim, walang tao. Natabunan ang buong barangay ng isang matinding landslide na naganap matapos ang ilang araw ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Kitang-kita ni Genesis kung paano nilamon ng mudslide ang bayan ng Ginsaugon. Natabunan na malaking lupa ito. Oo, malaki na ang tumabon sa baryo namin. Kumbaga pwede kang malibing ng buhay. Ganon. Nalibing na po yung mga buhay. Na ano na sila. Ibig sabihin paglingon mo, dati may tao doon, wala na. Oo, wala na. Parang ganon. Lupa na. Kahit na gustong balikan ni Genesis si Sandra, ay hindi na niya ito nagawa. Tapos tuloy-tuloy kami ang takbo. Parang stampede ang nangyari. Kumbaga, nagtutulokan na. Oo, nagtulokan na. Kumbaga, kung gusto mo ma'am, balikan ang misis mo, hindi mo na pwede balikan. Hindi na. Hindi na nabalikan ni Genesis ang minamahal na si Sandra. Ang sumunod na pumasok sa isip ni Genesis ay ang sagipin ang sarili niyang buhay. Natulak ka na. Kumbaga, tinutulak ka na siguro niya. Kasi nagtulok-tulok ka na. Madaming tao. Gano'ng kadaming tao? Ang daming tao. Kasi siksikan talaga sa... Lahat gusto tumakas. Kami-kanya ng takbuhan. Nakakatakot. Nakakatakot talaga kasi yung lupa papunta na sa amin. Hindi lang si Genesis ang nakapagtago sa center. Marami rin siyang naging kasabay doon. Sa isip ko rin, baka doon ako maligtas din. Kasi matibay ba yung mga haligi noon? Ano yan? Konkreto yun. Konkreto. Yung mga ibang bahay, hindi siya konkreto? Oo, hindi po yung iba. Kakoy. Hindi lahat ng nagsilika sa center ay kilala ni Genesis. Pero kahindik-hindik na ang kanyang mga sumunod na nasaksihan. Pa ilang minuto, pag ano ko doon, wala na akong malay. Bigla nang kaming naanuhan ng lupa sa kaputik, tubig, halo-halo na yun. Dinala ng malakas na puwersa ng agos ng tubig, putik at bato si Genesis. Ayon sa kanya, parang kinain siya ng malalaking alon. Pagulong-gulong na lang kami. Kung saan kami ipadpad, malakas ang puwersa. Parang may halo na ng ipo-ipo. Sa panahong iyon, hindi pa matanto kung ano ang kahihinat na ni Genesis sa gitna ng trahedya. Kaya parang... Ano yung iniisip mo nung nangyayari yun? Mamamatay ka na. Bahala na pag anong mangyari sa akin. Kung nabuhay ba ko o mamatay. Yun ang naisip ko. Pero yung na ako,
inano na ng tabi doon sa tabi ng ilog. Doon ako na nakamalay. Ayon sa mga eksperto, bago naganap ang Ginsaugan landslide, nakaranas na ang mga residente ng malakas na ulan mula Oktubre 2005 hanggang Pebrero 2006. Ang tubig mula sa halos 4 na buwang pag-ulan ay unti-unting naipon sa malambot na lupa ng Mount Kanabat. Isa na rin sa mga dahilan ng pagguho, ang kawalan ng mga puno sa lugar na maaari sanang makatulong para maiwasan ang trahedya. Dahil ang mga puno ay makakatulong na hindi kumawala ang tubig sa bundok. Nang magkaroon ng ulirat, napansin ni Genesis na hindi siya makaalis sa kumunoy na lumamon sa kanya. Hindi na ako makatayo. Kasi... makaalis. Mula Dewa, mula dito. Dito. Mula dito. Lubog yan doon. Tapos kumunoy pa yung ano, putik. Tapos bigla akong sumuka ng putik. Hindi talaga siguro madaling malunasan yung ganung nararamdaman ng isang tao. Yung pag-ibig o yung iniibig mo ay hindi mo naprotektahan at ikaw pa yung nabuhay at wala na siya. Hair simply irresistible. Palmolive Naturals Intensive Moisture has 100%. 10:30 p.m. on Sunday's Best. Mabura sa mapa ng Pilipinas, ang bayan ng Ginsaugon sa St. Bernard, Leyte. Inisip mo ba parang katapusan na ng mundo? Parang ganun? Parang ganun na nga yung ano. Kasi hindi naman na ano na pinaparasahan kami. Kumbaga, yun na lang talaga ang nangyari na kailangan ng yan talaga yung lupa. Tapos, kailangan meron siyang pupuntahan. Oo. Kasi matirik na yun. Bundok na yun. Yung katabi mo, buhay. Oo. Bakit nagsalita o paano? Yun gumalaw. Din, gumalaw siya. Tapos yun ang kasama ko pala sa tinaguan ko ng bahay. Habang nakalubog sa kumunoy, umasa si Genesis na may tutulong sa kanya. Pero nabigo siya noong una. Pinipilit mong pumiglas o makaangat, makaahon? Pinipilit ko pero hindi kaya kasi sobrang sagit na yung katawan ko. Hindi ko na kaya. Wala ka ng lakas? Oo, wala ng lakas. At saka paano? Para bang nakasemento ka na ron? Ganun? Matigas? Doon na lang ako. Kasi di, malambot yung ano ko. Tapos nakita ako na yung natumba na nyog, yun na lang ang... Kinakapitan mo? Kinakapitan ko. Tapos, sabi ng kasama ko, yung nabuhay. Bahala ka na sa buhay mo! Alis na ako dito! Makakalahat na ako! Ikaw, Dina! Maghintay ka na lang merong mag-rescue sa'yo dito! Sa gitna ng malagim na trahedya, nakarinig pa si Genesis ng mga sigawan. May narinig ako na sigaw ng sigaw. Kung iwan mo, iwan kung saan yung infansya. Basta narinig mo lang. Narinig ko lang na may nagsigawan pa. Siguro marami pang buhay siguro yun. Kasi yung mga rescuer, yung mga tao, hindi pa sila pinapasok. Kasi baka daw guguho yung bundok uli. Nang may dumating na dalawang tao, akala ni Genesis ay masasaklolohan na siya nito. Pero sa pangalawang pagkakataon, ay nabigo siya. May nakita ako na tao, dalawa. Sumigaw ako sa kanila na... Huwag
Hindi namin matutulungan. Malambot ang putik. Ay, pupunta pa kami. Hanapin namin ang asawa namin at mga anak namin. Susan! Ay, umayaman ako. Susan! Cindy! Itong dalawang taong to, dinaanan ka lang. Oh, dinaanan nila. Dinaanan na lang ako. Masama ba yung loob mo, no? O naintindihan mo din sila? Naintindihan ko rin sila kasi siyempre naghanap din sila ng ano nila, asawa nila at saka mga anak na wala. Sa ikatlong pagkakataon, may nakita si Genesis na lalaking may dalang itak. Muli siyang humingi ng tulong. Sinabihan ko siya na... Kuya, kaya ba yung naman tubig? Buti may nakita siya na ano, buko. Tapos nag, ano siya, tapas ng buko. Pinainom niya ako. Tapos, naubos na. Nangingi pa rin ako ng isa. Ibali, dalawang buko ang nainom ko. Uhaw na uhaw ka. Uhaw na uhaw talaga kasi umiinit eh. Huminag magandang loob. Oo. Tapos sabi ko sa kanya, salamat na tinulungan mo ako. Kasi yung dalawa, yung dumaan ito kayo na, hindi nila ako tinulungan eh. Hindi makalapit sa'yo ang tao. Paglalapit, parang lulubog din. Lulubog din sila eh. Pag-apak nila hanggang dito din. Lamang ni Genesis ang pangalan ng Diyos nang may nakita na siyang taong sasaklolo sa kanya. Ano yung pakiramdam? Nakakatakot? Nakakatakot siya kasi baka guguho pa uli. Baka matabo na lang kami. Pero nung time na yun, may nasabi ako na ano, Diyos ko. Yun lang na ano ko nasabi. Nun mo lang nasabi? Oo. Yung ano na ako, nakita ng ano. Sino ang nag-rescue sa'yo? Yung mga alas 3 na dumating yung mga rescuer. Ibali mga, yung mga army, yung nag-rescue sa amin. Tapos, gawa sila ng paraan. Kumuha sila ng yung kumot. Tapos, nilagyan ng kahoy. Parang ilagay ako doon. Tapos buhatin nila ako. Himalang nailigtas si Genesis sa tila katapusan ng mundong dinanas niya. Pero nang siya'y mahugot mula sa kumunoy, halos hindi siya makahinga. Kahit pilitin ko, hindi talaga ako makalakad. Binuhat lang ako nila. Tapos parang pakiramdam ko, parang salubong na yung hininga ko at saka pero parang mahimatay na ako. Pinilit ko lang na parang makasurvive ako. Dinala si Genesis sa ospital para gamutin. Dito na niya natiyak na may pag-asa pa siyang mabuhay. Eh, ikaw ay naging responsable o hindi sa pagsira sa kalikasan, lahat tayo magiging biktima. Hindi na siguro pumipili ang kalikasan. Nakakatakot. Thank you.
sa health center, parang pakiramdam ko, maluwag na yung ano ko. Hininga ko kasi pinangunan ako nila, nilinisan na pakiramdam ko na buhay na buhay talaga ako. Tapos ng paglinis sa akin, may nagsabi sa akin na yung tatay mo naghanap sa'yo kasi sa kabilang bundok sila ng trabaho. Hindi sila nasama, yung tatay ko. Akala ni tatay din sa akin, patay na ako, kaya hindi na ako inanap. Sandali lang! Yung anak mo si Genesis, nasa ospital, buhay! Genesis? Oo! Oh! Ano ko buhay? Oo! Oh! Salamat! Punta mo na! Salamat ah! Agad na nagpunta ang ama ni Genesis sa ospital dahil si Genesis lamang ang kaisa-isa nilang anak. Ang may nakapagsabi sa akin, may sinugod daw ang pangalan dito, Genesis. Ano po yun eh? Ah, oo, sir, sa room 05. Sumunod po kayo sa akin. Pumunta siya doon. Iyak na iyak. Siguro iyak, masaya. Pakiramdam niya kasi nabuhay ako. Siyempre, isa lang akong anak, niyakap niya ako. Pero feeling ko rin sa atin na masaya na, na nagkita kami, na buhay pa kami dalawa. Tarbahin ako. Gusto ka na. Buhay tayo. Hindi ko rin alam, pero importante, buhay tayo. Buhay tayong dalawa. Ay, wala akong nagawa kay Sandra. Ang mahalaga, magpahinga ka muna. Pagkatapos, sa kanilang nataya natin, maski ako magtatanong-talong ako. Kasi Sandra, sa kanilang mag-iingat ang namin, hindi ko natulungan tayo. Magpahinga ka lang muna. Magpahinga ka lang. Ako nang bahala. Tiga, ha? Ako nang bahala. Magpahinga ka. Kahit anong paghanap ang kanilang gawin, hindi na natagpuan pa ang bangkay ng pinakamamahal ni Genesis na si Sandra. Kasi naghanap na yung biyanan ko. Naghanap sa anak nila. Sabi nga niya sa akin, bakit mo iniwan siya? Siyempre, hindi natin maano pag sa sobra ng kaba, di ba? Na sa pagtakbuhan na hindi mo na maisip na ano mo pa. Galit na galit siya, pero datanggap rin matagalan. Si Sandra pa rin ba ang nasa puso mo? Hindi mo pa ba siya napapalitan? Siyempre, hindi ko pa siya napalitan kasi palagi ko pa siya naiisip eh. Pag matulog ako, palagi ko siya maramdaman. Tapos minsan, hindi ako makatulog sa kaisip. Ba't ganun nangyari? Pero natanggap ko naman na kahit wala na siya, mahal ko pa rin siya. Masakit man sa kanya, ay kailangang tanggapin ni Genesis na wala na ang kanyang kasintahan at ang kanilang anak sa kanyang sinapupunan. Sa kabila ng sakit at lagim ng trahedya, hindi pa rin siya nawawala ng pag-asang patuloy harapin ang kapalarang sa kanya'y itinadhana. Ses Orenia Drilon, magandang gabi. Nagtatrabaho ngayon si Genesis bilang construction worker sa Maynila. Matapos malampasan ang pagsubok ng trahedyang dulot ng Leyte landslide, nakasentro ngayon sa trabaho ang kanyang atensyon. Isa na namang pagpapatunay na hindi sumusuko ang Pinoy. Ang survivor, mag-email sa isurvive@abs-cbn.com at ibahagi sa amin ang iyong kwento. Pwede niyo rin kaming sundan sa Twitter at Facebook. Hanapin lamang ang iSurvive.